hello everyone. So, nandito po tayo ngayon sa Pokusha, dito po sa Ayala Malls. So, syempre, research ko muna. Okay. Bakit ba kami pumasok dito? Kasi, itong Pokusha is received the titles ng the world's first hawker Michelin or Michelin starred meal and the cheapest Michelin starred meal in the world. So yung pinaka cheapest nila is ito, yung in-order namin, which is yung the soya sauce chicken. So ito yung in-order namin, ito yun, the soya, ano ulit, sorry. Nandito siya, wait. Sige, una muna, we have this seafood laksa. And then, ang in-order mo din is ito, no? The, I don't know, it's the petite one. Or ito, yung beef brisket noodle soup. And then, the last is ito. Yun na, yung, ito, yung soya sauce chicken. So, dito sinisimit. Ito, ito na yun, yung world's cheapest Michelin-starred meal. Okay? So, tikman natin sila. Kasi diba, parang pag nabigyan ka ng ganun, parang ito kasi yung mga restaurants na yung mga world's famous chef, doon na gustong mag-work. Kumbaga parang ibig sabihin, yung quality ng food masarap at saka talagang, kumbaga, masarap siya. So, Singaporean restaurant po ito. So, tikman natin itong chicken soya, ano ito? Chicken soya rice meal nila. Okay, wait lang. So, tikman natin. Kung anong so special about this? So, makita mo dyan, may shrimp. Hindi ko lang alam kung ano to. I think this is yung fish balls nila, no? So, tikman natin muna. Syempre, ito kasi pag ganito, this is a soup, parang in coconut sauce. Tapos, yung na, in several, syempre spices na naanghang. So, spicy siya, no? For sure. Din ng asawa ko kasi mahilig kami sa spicy food. And then of course we have gucci. Yan. And then ito na yung, ano nga to? Yung, kalimutan pa yung name. Yung beef brisket noodle soup. So tikman natin. So ayan, ito yung laman niya. So meron dyan of course yung noodles and then meron yung usual peche. Tapos yung, so, tikman po natin siya. Babalik tayo dito. Sure na kasi masarap siya. Ito yung noodles niya. Ito yung una naming i-rate. So, ito yung soya sauce chicken nila. So, ito yung world's cheapest Michelin starred meal, no? So, ayan, meron silang parang one star because of this meal. So, ang lasa niya kasi is parang, of course, soy sauce, di ba? Parang toyo.
na medyo matamis. So, masarap naman talaga siya. Parang new to the taste. Tapos parang meron siyang, may beans din siyang kasama eh. Pag sinarap siya sa'yo yan, ganito siya basically. Actually, yung sa atin parang nakahalo na, di ba? Tama ba? Hindi na yung may gantong block. So, for us, it's 7.5 to 8. Masarap naman kasi siya. Tapos yun nga, siguro parang yung ano dyan is masarap na mura. Kasi parang if it's like 168 pesos. Ang comment ko lang is yung chicken. Parang hindi siya yung meaty. That part is yung, pero usually kasi ganun, parang sa Peking duck, ganun nga din talaga. Yung hindi masyado yung laman. So parang kumbaga, marami yung rice. So baka pwedeng mabitin, di ba? Yung kakain. Kung yung chicken na yun. Yung portion, yung kumbaga yung portion na binibigay nila for the chicken. And then, meron din kami ito. Yung ito naman, kinuha namin yung seafood laksa. So basically, yan yung itsura niya. Yung what's unique about this, hindi ko alam ha. Dun sa mga laksa na natikman ko, wala kasi ako nakikita ang string beans sa yun or yung tagot sitaw. So ito, for us, it's an 8, no? Kasi parang, siguro pag nagbalik tayo doon, i-feature natin yun, yung parang Singaporean restaurant sa outlet Slipa. Parang kay Jun, parang too strong na daw. Pero kasi ganun talaga yung laksa. Sa akin naman, parang kulang siya sa flavor. Kasi yung natingin ako na laksa, talagang parang super yung spices niya. Tapos, mas creamy. So, kasi parang gata yun, di ba? Parang coconut milk yung ginagamit kasi pag laksa. So, hindi masyado creamy for me. Pero yung lasa niya nandun. So, masarap naman din siya. So, yung serving for 180, parang okay din naman. Pero parang medyo bitin din ng konti. Kasi parang pretty size yan. Pero kasi pag laksa at Singaporean food, medyo maalasin talaga. And then the last ito. So, yung in-order niya, ito yung beef brisket noodle soup. Ito yung pinakamasarap for us. So, siguro parang nasa 9. Or 8, tama ba? 8.5 to 9. Kasi, sobrang malasa siya. Parang, di ba, kung yung beef, parang matagal siyang na-simmer or parang matagal siyang na-stay or na-boil. So, parang lasang-lasa mo yung beef dun sa soup niya. Tapos, yung soup niya, which is yung wonton, tama ba? Wonton soup nga ba yun? Tama sa soup niya. Sorry, hindi yung soup. Yung noodles niya, sobrang marami. Tapos, yun na nga, very flavorful pa siya. Tapos malambot yung kanyang beef. Kasi maganda sa beef niya, aside sobrang lambot, hindi siya yung parang puree na laman lang. Parang siyang parang konting taba na portion na very, very ano naman. Hindi naman yung parang sobrang, kasi di ba parang pag iba, pag siniserve, parang over naman yung taba. Ito parang tama yung portion ng taba. So masarap siya. And then, the last one will be yung butchie nila. Yung butchie for us is a 9 din. Kasi, sa lahat ng butchie na natikman ko, ito kasi parang meron siyang feeling sa loob na parang, I think parang peanut butter, basta peanut sauce yun, na matamis siya ng konti. For me, medyo sobrang matamis, but I think din man sobrang tamis for others. It's just that siguro I'm diabetic, so yun, matamis yun. Pero masarap siya, so ito yung insura niya, yun. So, ordered lang yung 2 pieces and for 49 pesos, that's not bad na ha. Kasi ang sarap niya yun, makikita mo, may feeling sa loob. Yeah, siguro parang sa mga next na vlogs namin, ito na kung paano namin gagawin, parang makikita niya kung paano namin na-enjoy yung food. Kasi ito so far naman, masarap. So, parang overall, kung tinignan mo, on an average, yung ambience, no, okay naman. So, malinis yung restaurant. Yan, mga red and smooth. And then, for a total of yung sa bill namin, na meron kang 3 main menus, tapos meron ka pang butchi, tapos ito nga, no, imagine mo itong 168 pesos. So, not bad. So, we'll be giving it like an 8.5, no? 8.5 na total rating for a partial. So, it's a restaurant na babalikan and we will also be recommending. So that will be all for now. Please do not forget to like and subscribe to my channel and comment and share it also. So shout out pala din sa mga kapatid ko kasi pinapa-shout out ko. Share pa sa mami-mami ko, sa aking Papa June, share pa sa aking husband who's taking the video, si Turico-Defeo. Tapos si brother ko, at yung sister ko, si brother ko na si JT, at saka si Mikmik na nasa kasasabi ko. Kasama yung kanilang mga, I mean, yung asawa ni Mixie Andrew and
my favorite person in the world, si Gap, at saka yung si Jacoy, at saka everyone yan. So yung Turico-Defeo families. So bye for now. Shout out to you guys!